kong naririnig yung hatol po? Well, a combination of sadness and shock. Sadness and shock. Shock because I didn't expect such verdict. Sadness because, you know, family, a member of your family, you know, is going to go to prison for the rest of her life. Napakalungkot, Sir. Napakalungkot. A Transnational Crime Unit Detention Center sa CIDG, kung saan nakakulong ngayon si Denise Cornejo. Sa isang sulok ng 20 square meter na piitan, nakaupo si Denise. Katabi niya ang mga baong gamit. Ang mga bitbit na libro ang libangan daw niya ngayon. Minsan, kakwentuhan daw ang mga kasama sa selda. Palagi rin daw siyang dinadalo ng mga kaanak at dinadala ng pagkain. Tulad kagabi, kung saan nakita pa silang nagtatawanan. She's one of the inmates here. Ang plywood na ito na sinapina ng banig at una nadala ng mga kamag-anak ang tulugan ni Denise sa nakalipas sa dalawang gabi. Sabi ni Denise, mahirap man daw ang sitwasyon, undi-undi naman daw siyang nakakapag-adjust sa bagong buhay. Kumpara sa ibang kulungan, 10 kababaihan lang ang kasama ni Denise sa buong selda. Mababait daw sa kanya mga ito na ang kadalasang kaso ay human trafficking. Mainit sa loob pero may dalawang electric fan naman. Well, I was beside her all the time and I was amazed at her composure, no? She did not weep. She did not do any scandalous act. Wala. She was very quiet. She maintained her composure and she was telling me that she is maintaining her faith. No? She believes that God will that justice will prevail. So in short, Cheryl, I look at Denise as a very strong woman for her age. I understand, Sir Rod, kasama rin po ang kanyang nanay kanina po. Ano po ang naging reaksyon ng kanyang ina? Well, I suppose any mother would cry, you know, would cry when she heard the verdict, no, condemning her child. She cried, no. But of course, aking concern sa kanya kasi she has a heart problem, eh, no. So we're trying to make her relax, no, and process the whole thing. But you know, Cheryl, all I can say is this, no. I was really surprised kung ba't naging ganun ng verdict. No? But of course, the judge might have good reason. But what ang kinakapitan, ang hinahawak ko namin ngayon, ang aming pananampalataya. We're keeping our faith in God. Kasi marami din po mga kaibigan ng mga Kristiyano na nagdadasal para sa kanya, no? So I believe that God has a plan. I know that He has a plan. And it will come out right. Cheryl, right. Po. Nasaan na po ngayon si Denise, Sir Rod? Well, we departed from Bicutan. She was on her way to, I think, CIW. I think she has to undergo some medical examination. While the other person will go straight to New Bilibid Prison. Mm-hmm. So she's going to be incarcerated at CIW. Yan ang alam ko. Panghuli na lamang po, ano po ang sunod na hakbang ng inyong pamilya pagkatapos nga po ng hatol ng korte kay Denise? Well, first pray, second pray, third pray, and lastly, use other legal remedies kung pwede pa. Maayos naman ang ventilasyon. Kaya kung tatanungin nga raw, mas gusto ni Denise na dito na lang siya makulong. Kahapon, sinuspindi ng Taguig RTC Branch 271 ang nilabas na commitment order para ilipat si Denise sa Taguig City Jail. I-inspeksyonin pa raw kasi ni Judge Paz Cortez ang pasilidad sa BJMP. Nahaharap sa kasong serious illegal detention at grave coercion si Denise dahil sa pamubugbog umano sa actor TV host na si Vong Navarro.